Upline? Wala ka pong audio? Ayan, so narinig nyo na ba ako? Can you please type one? Ayan, thank you so much. Thank you so much. So, mabilisan na lang na solution, no? Alam niyo naman, no? So, pasensya na, galing pa po ako ng offline. Kaya madalian. So, again, I'm very thankful na inintay nyo. Ayan, so... Ay, fantastic morning sa inyong lahat. At grabe, no? Grabe, today is a very special day. And also, today is kakaiba day. So, alam niyo po ba, nakatikita na ako kanina. Pero dahil naka-mini Cooper ako, sobrang sarap. Okay lang matikita, basta naka-mini Cooper. So, ayan. So, again, sobrang nakaka-happy. Nakita niyo po yung video ko, no? Again, I am Winnie Rose Halina. So, you're a Senior Field Vice President here in SparTANs. And I know excited na kayo na marinig ang ating special guest for tonight. But before that, very quickly, tingnan ko nga kung sino mga present na at this moment of time. No? Sige nga, shout out mo nga ulit. No? Baka kasi hindi ko nakita kanina. Shout out mo ulit. Pabilisan, sino-sino na mga teams ang nakapasok ngayon sa MTS, no? Ang nagtiyagang maghintay sa akin. Ayan, so Blaze Achievers, so first honor. Again, I fantastic morning sa Blaze Achievers, Shelby, Blaze, Spartans Goat Cavite, Warriors. Okay, Empire Barako, I fantastic morning, Alpha Warriors, no? Nakakataba po ng puso na kayo'y nandito agad, no? So Empire Invincible, Believers, ang bagong-bago pero rumaratsyada Believers, no? Winning Legend, ayan. So, grabe, no? Warriors Hong Kong, grabe, no? Congratulations na kahit nasa Hong Kong, ginagawa ang IFERN. Gladiators Milan, no? Grabe na talaga. We're international game changers, ayan, si Diane. Nakita ko kanina, no? Sa siya kauna-unaan din. So, Warriors Paula Ban, ayan, from Upline TV. Spartans Mindanao, kaya ikaw, kung saan ka man lupalap, bilisan mo na. No, kasi kabi-kabila na, no? Team Israel. Ayan. So and Team Jeda, ayan, si Ate Soul, no? Papalaki na lang papalaki. Solid Team Iloilo, ayan. So again, yeah, napakarami. So hindi po tayo matatapos. But again, I'm so happy that you're in. So meron po ba tayong hindi naman naligaw, but maybe baka lang, no? Meron po bang guests tonight? So pwede bang paki-type 2 sa nag-invite? Baka kasi may guest, no? May guest ka ba? No? So, bakit ko tinatanong? Okay? Kasi mostly our MTS is ang purpose na talaga is for the members. But then again, if may guest tayo, welcome pa rin naman. Okay? But okay, bakit ba tayo nagtitipon ngayon? No? Again, I thank you, no? Kasi nandiyan pa rin kayo. So, naggaling pa po akong biyahe, no? So tonight is very special night. Bakit? Unang-una sa lahat, no, malapit sa akin yung aking i-interviewin for tonight. At yung isa naman, hindi pala malayo sa akin linya. Okay? Kaya po,
for me, it's so special. No, ako ang naatasan ng Spartans. So ano ba yung purpose ng ng MTS? So sa mga bago, kasi baka po may kasasali lang dito ng April, kasasali lang ng March. So I'm very sure mga mangilan nilang MTS pa lang yung napapakinggan mo. So sa iba naman, matagal na, pang refresh lang. So bakit ba nag-a-attend ng MTS? Bakit mahalaga itong Meet the Spartans natin every Monday? Actually, ngayon po, every other Monday na kasi ratsyada na ng offline. But then again, pinapahalagan pa rin ng ating PD at Kinjela yung MTS for all our members, no? Ang MTS po, parang yan yung fuel natin. Again, hindi po namin sinasabi na super, super dali ng IFERN, but then again, mayroon tayo na na-encounter na mga obstacles, di ba? Mga challenges, mga discouragements. So, para ikaw mag-continue, no? Alam po naman na kahit ano pang, kung dati ka na, bago ka pa lang, ilaging may mga negatron sa labas. So, itong MTS, yan yung fuel mo to continue. Again, ang pinag-usapan po natin, million-million na kitaan. So, mahalaga po na nag-a-attend tayo ng MTS kasi ito yung ating fuel to continue. And aside from that, meron pong dalawang klase ng learning. No? Merong, hindi ko alam kung anong tawag doon, pero parang yung mga NDO, di ba? Yung mga, hindi ko alam kung tama, yung mga cognitive learning. No? Yung, ewan kong may mga teachers dito. No? So, yung mga NDO, RBA, yan mga kakaibang learning natin kasi merong nag-input sa brain natin ano ba yung dapat nating malaman. Meron tinatawag na experiential learner or learning, no? Na matututo tayo sa experience ng iba. Kasi baka makarelate kay. So kung may pinagdadaanan ka o baka napagdaanan din nila, di ba? Kung makipapakinggan mo sila, eh matutunan mo ano ba yung dapat tama mong gawin. Okay, so kaya mahalaga ang MTS. So again, di ko na patatagalin. I'm sure excited na kayong makilala at matuto sa mga guests natin tonight. Sabi ko nga sa inyo, special tong gabi na to. Baka mamaya umiyak pa ako. Hindi, joke lang. So who is our guest, no? Okay, yung unang set, no? Yung unang set, sabi ko nga sa inyo, kumbaga dito po sa IFERN, sa networking, para tayo nagiging nanay ng ating mga downline. So parang ano, nagkaanak na rin ako, no? Sa dalawang ito. So sila ang grand upline ng Team Gondor, no? Ang Team Gondor po ay anak ng Shelby. So kitang-kita ko po at alam na alam ko kung ano yung pinagdaanan nila simula umpisa at hanggang ngayon they're very close to me. In fact, naging kumpare ko na rin po itong mag-asawang to, very powerful couple, no, na both team builders na, grabe, no, back to back. So sa mga mag-asawa diyan, no, asamin at pangarapin niyo na back to back kayong mag-asawa na umaangat sabay, no. So again, no, Jordan Club members, no, Elite Toy Club members, and a lot more mga incentives here na na-enjoy na nila kay IFERN. And of course, top distributor, no, tong mag-asawang to. So again, before I finally introduce them, so please help me, please watch their video. Please help us welcome the top 175 worldwide, no? Mag-asawang team builders, no? Jerrymie Bie and Karla Grace Bie. Okay, so kumusta naman? Ayan, so, I fantastic morning po, upline and sa buong Spartans. Ayan, I fantastic morning. Kumusta naman kayo? Wow, ayos, sobrang happy. Mabuting-mabuti, upline. super happy po. Oo. Sino nagbabantay ni baby? Kay baby? kasalukuyan pong na kay upline Shelo po ang aming baby. Wow. Yeah, yeah. So shout out kay Ate Shelo. Thank you sa pagbabantay muna sa aking mga anak. Sa aking mga anak. Yes. Magtatrabaho at mag-share muna ang mommy at daddy. So napakagandang tingnan na back-to-back, no, couple. So again, so thank you, no, Karla and Jerrymie. So ng Team Gondor, no? So i-next ko muna ang another speaker natin or sharer for tonight,
no, kung si sila Karla and Jerrymie, no, malapit sa puso ko, si anak-anak at kumare ko na, eto rin, kakaiba rin, lapit ng puso, kasi pareho pala kami engineer, no, engineer by profession, ngayon pa lang po din na nalaman, no. So, siya po ay businessman, traditional businessman, na, teka lang, nasaan yung aking kodigo? Ayan. So, na ang dami po niyang mga businesses na hinahawakan. So, very exciting, ano? Kaya po, shout out sa mga traditional businessmen na nandirito, maaari rin kayong matuto later on. And ongoing construction, no, nag-expand pa siya, no, ng marami niyang businesses. So, again, ang maganda dito, four consecutive top distributor of IFERN. Kakasali lang, pero sunod-sunod po. November, December, January, February, top distributor. Sa mga bago po natin, pag top distributor, hindi po bumababa ng 120,000 ang kinikita sa bawat buwan. So again, no, bago kayo pakilala, can we watch this video? Ayan, let us all welcome from Team Warriors, Paula Ban, okay? Si Team Builder, Upline Rodel Vocal. Ayan, hi, fantastic morning, Upline. Hi, fantastic morning, Spartans. Ayan, so kumusta naman? Kumusta naman po kayo? Sa ngayon, busy ako dun sa nabanggit mo na expansion. So everyday nandun ako sa site. Grabe, no? Busy, pero consistent lagi na top distributor, no? Upline Rodel. So nakita po kami sa Morong. Sa Morong, nandun kami kahapon sa Morong. Sa Rizal. Yes, napakasipag, no? Napakasipag. Go up, Rodel. O yan, mga supported ka po ng Team Warriors. So again, ako po ay natutuwa, no? At excited na rin akong malaman at lalo kayong makilala. So again, atin munang unahin muna, no? Balik muna tayo. Thank you, Upline Rodel, sa ating power couple, no? Interview naman muna natin. Kasi yung iba po, hindi pa naman, bago pa lang at ipakilala ang lahat, no? So, Upline Jerrymie and Upline Karla, pwede bang malaman, what do you do before IFERN? No? Ano bang pinagkakaabalahan nyo nung di pa kayo IFERN? Ayan, before ako mag-IFERN, ako muna, isa akong IT professional. So, aside from pagiging IT ko, nag-business din po ako, related din sa IT. So, after nung nagkaroon kasi ng ano ng aksidente, kaya yung business ko sa kanyang pagiging IT ko biglang nawala simula nung nagkaroon ako ng aksidente. So everything happens for a reason, kaya nandito kami sa IFERN. So ako naman, Upline, isa rin akong dakilang empleyado. Ayan. So ako naman, yung tipong mapaulan, bumagyo, bumaha, kailangan kong pumasok sa trabaho. Dahil ang daddy ko pong trabaho ay sa ospital po. Ayan. So bukod doon, mahilig din akong mag-racket-racket. So mahilig akong mag-online-online. So dahil malapit kami sa Divisoria, ayan, so palagi po akong kumukuha din dyan ng aking mga stocks. Pero nakakapagod din pala. Ayan. So ayun po, yun yung background namin dati. Yeah, raketista itong si Karla. Naalala ko, parang FM na ako, kay Karla pa ako nagpaturo pa paano mag-online, ano, yung magbenta sa online. So, yeah, naalala ko noon, no, paano magpa-deliver sa LBC, ganyan. So, yeah, raketera talaga yan si Karla, no, yung aking kumare na ngayon. So, thank you sa inyo dalawa. So, si Upline Rodel naman, ano naman pong background ni Upline Rodel? Ano banggit mo na kanina, nasa profession ako ng engineering. So mas tumagal ako sa semiconductor company. So halos sa kung pagsasamahin ko yung dalawang company, nasa 20 years ako sa semiconductor. So pinakamatagal ko ay 11 years ako sa production supervisor sa isang company ng semicon. Then dahil mahilig ako magnegosyo, nagmana ako sa parents ko. So kahit sa trabaho ko,
meron na akong pinuput up na negosyo kasi lagi kong iniisip na ang pagiging empleyado eh, hindi yan ano, hindi yan tatagal. Kumbaga, pagdating mo ng time eh magre-retire ka rin. So habang bata, nagpuput up na ako ng mga business. Kasi yun, ayun nga, yung nag-start ako ng business, yung nauso kasi yung mga computer shop dati. So, yun ang una kong pinutap, no, umutang pa ako sa nanay ko. Sabi ko na, yung maliit ang sweldo ko dun sa unang company ko, baka pwedeng mag-utap ako ng business na pandagdag dun sa ano. Kasi meron na akong isang anak that time. So, ang computer shop yung una kong pinutap. Then, nung lumipat ako ng ibang company, so, hindi ko pa rin nagustuhan yung sweldo. Siguro dahil mas maganda kasi hindi lang yung pagiging empleyado mo yung tututukan mo. So, nagputap ulit ako ng business. So, sinunod ko na yung mga water refilling station. Then, nag-milty shop. Meron akong milty shop ngayon. Meron din akong coffee shop ngayon. May barber shop din. Wow, hindi car wash na... Car wash yung inuhulugan lang ng mga 5 pesos yung coins. Then meron din akong mga pizza, meron din akong takoyaki. Yan, yun yung mga current na business ko sa ngayon. Then ito yung IFERN, dinagdag ko. Yun. Sabi di po ba kayo na nilito na sa dami na ng businesses? Hindi naman kasi mas masarap yung lagi kang may ginagawa. Na sa araw-araw. Parang lagi kang productive sa araw-araw. Okay po. Apply Rodel, sa rami ng businesses nyo, paano po kayo na-invite o paano po kayo nasalta ng IFERN? Yun nga, no, na, nung last July kasi, nag-resign na ako. No, nag full-time businessman na lang ako. No, last July lang. Then, si Up Grace Sinuto, na pini-em ako. Sabi niya meron daw siyang papakilala sa aking business. So dahil negosyante tayo, na nag-okay agad ako. Sabi ko sige, paano mag-discuss sa akin. So sabi niya Zoom meeting. So hindi ko pa alam yung Zoom meeting that time. So nag-download pa ako ng Zoom application. So sabi niya sa akin, sa maganda to, kikita tayo dito at total businessman ka, so baka pwedeng subukan mo. So yun, sinubukan namin, nag-Zoom meeting kami. Natatandaan ko si yung ating upline na si upline na Mark Carpio ang nag-discuss sa akin, kasama sina nandoon na rin sa Zoom meeting sina Apola, no, sina Upgrace, sina Sherma. So magkakahiwalay sila ng lugar. Ngayon lang kasi ako naka-attend ng Zoom meeting. Meron na sa SM, meron na sa bahay. So, siyempre, kaibigan ko si Grace, so nag-oo ko sa standard lang. No? Sabi ko, sige, standard lang muna ako. Kasi, patotoo lang po, no, lahat na nanonood dito, negative po talaga ako sa networking. Ayoko po. Namdami na po nag-invite sa akin ng networking. But iba klaseng networking po, hindi po ako sumali. No, hindi po ako nag-join sa networking. Kaya po nagtaka na lang din ako bakit ako na pasali sa IFERN. So, syempre, ang nagustuhan ko sa IFERN essential po yung products. Okay, kaya nung sinabi ko na standard lang kunin ko, nahalataan ni Upgrace eh, no? Pinuntahan ako sa bahay, no? Ihahatid niya raw yung products, no? Pero pagdating doon, meron pang kasamang sexy, no, si Apola, no, nung dumating sa bahay, no. Iniscuss uli sa akin yung business. Then doon napauna nila ako. Maganda lang up Winee. Nung naintindihan ko na yung business, may doubt pa rin naman ako. Pero nag-join pa rin ako. Pero ang ginamit ko, credit card po. Nag-credit card po ako. 24 months, inuhulugan ko siya ng 2,900 per month sa 2 years. Pero nakakagulat lang po,
Naka 444,000 na ako. Grabe. Sa half a million na. Sa 3 months po. Eh, yung first hulog ko po, eh, kumuha kasi ako ng ano, buy no pay later. So, naghulog ako ng February. Yun po yung first hulog ko ng February. Pero naka 400 plus na po. Grabe. Pero so, yan. Yun. Yun. So, thank you for your applying model, no? Sobrang ganda, no? Actually, kung nakikinig po kayong lahat, no? Mga mostly mga members naman tayo, we can learn from dun sa sharing ni applying Rodel, no? So, ang nag-start siya, Zoom meeting lang. Pero hindi tumigil yung mga uplines niya. So, kung kayo, may prospect kayo na mga katulad ni applying Rodel na traditional businessman, no? Makikita nyo, very open. No? Very open. Kaya wag po tayong matakot. Tapos, pinuntahan pa offline. Ayan, sinunggaba ng offline. So, yan pala, mga dapat stilo natin pag ganyan mga traditional business and napaka-open-minded. Grabe, no? Bawing-bawing-bawing-bawi na yung pinuhunan. So, mas lalo niyang naintindihan sa offline. Kaya again, sa mga nakikinig, alam nyo na guys, ha? Okay, so thank you offline, Rodel. O, ito naman, nabalik ako sa aking kumare, kumpare, no? So, sabi nga ni Upline Jerrymie, nagkaroon siya ng sugat, di ba? So, how did you start? Technically, how did you start dun sa IFERN? Ayun nga, no, Winee, nabanggit ko kanina na nagkaroon ako ng motorcycle accident. Kaya naniniwala ko everything happens for a reason. Kung di siguro dahil sa accident na yon, baka hindi ako nag-IFERN. Kasi nung ano, nagkaroon ng bone infection, yung accident ko, 2013 pa yun, imagine ah. So nagkaroon ng infection after several years. So inintroduce sa akin si IFERN. So si IFERN yung nakapagpagaling sa akin. Instead na magpa-opera ako, sabi ng doktor, mag-ready ako ng 200,000 para linisin yung buto ko kasi baka pwedeng maputulan ako ng buto. Pwedeng maging bone cancer. Yun yung panakot sa akin ng doktor. So, mangiyak-ngiyak kami noon kasi wala kaming savings. So, wala kaming talagang pupuntahan. So, yun nga, since naging member si Upline Shelo, di ba, napagaling nga siya, di ba, siya yung nadulas lang yung mama na. So, may bone fracture din siya. So, inintroduce sa akin. So, after 2 weeks of taking IFERN products, lumabas yung discharge, nag-heal yung sugat ko, pinatalong-talong pa ako ng doktor, di ba? Pinag-jogging-jogging ako. So, sabi ng doktor, hindi na ako kailangan operahan, di ba? So, yun, sobrang blessing sa amin yun. Yan, so, yes. Apply na, no, eh. Si Ate Shelo, matalino yan, eh. Wise yan, eh. Kasi ayaw niya akong bentahan ng products ng members price. Ano siya, negosyante siya, eh. So, sabi sa akin, ipoposition na lang kita, sabi niya. So, wala na, dahil simula nga nung na-accidente nga, actually, kasama ako nun, nung na-accidente si Jerrymie, buti walang nangyari sa akin. Pero since sabi nga niya, ipoposition niya kami. Kasi wala rin kaming pera, walang mapagkukuhanan, wala rin kaming credit card. So, ang sabi niya, iposition kita. So, syempre, ako naman, umayag na ako, di ba? Pero wala talaga kaming alam. Hindi namin alam yung marketing na yan, marketing plan. Hindi namin alam yung na, actually, nung una, hindi namin alam na networking. Kasi ayoko din eh, ng networking eh. Although wala pa kaming na-try na networking, ayoko. Pero since in-offer niya yung card niya, hindi namin alam na may standard, may premium plus. Hindi namin alam yun dahil walang latag-latag. Pero dahil naniniwala ako sa ate ko, actually, ano yan eh, kumbaga, may yes upline. Yes, ate ako eh. Halos lahat na sasabihin yan. Yes, ate ako palagi. Tingnan nyo nga, di ba? Sabi nila, magkamukha na kami. Lagi nga ako napagkakamala sa event. Ako si Ate Shelo. Tawa-tawa na lang ako eh. Pero ayun nga, dahil may tiwala ako kay Ate Shelo, nag-oo na lang ako sa kanya. So, dun kami nag-start. So, grabe ang ganda ng mixture natin for tonight's guest, no? Isang open-minded na businessman at yung kabila naman sa products at saka siyempre sa family. So, yan yung mga tools na pwede nyong gamitin. Paano ba kayo makakakuha ng mga katulad nila, no? Na mga rising leaders. By the way, they are rising leaders of
SparTANs. Okay, so ganun pala sila nag-start. Now, going back to the couple pa rin, no? So, since syempre, kilala ko naman kayo from the start, and then, but again, I would like na, alam mo, mapakinggan din nila, no? Ano ba yung memorable experience nyo in IFERN? At isa pa, ano yung most challenging times? Kasi, for sure, whatever you have experienced, ganun din yung na-experience sa iba or may experience pa. So, ano yung memorable at saka most challenging? Yung memorable experience namin dito sa IFERN, hindi lamang tayo puro business, di ba? Nandyan yung makikilala mo yung mga uplines, mga downlines, clotheslines, ganyan. So, sila yung magiging kumari mo, kumpare mo, di ba? Magiging second family mo dito. I'm very glad na nakilala ko yung mga IFERN family kasi ako sobrang mahihain akong tao na pag nakakita ako na tao, uy, tao, tago ako, ganyan. So yun, dito na-develop yung ano, yung personality ko. So dito, natuto akong humarap sa tao, natuto akong makipag-usap, di ba? So doon na palabas yung ano, yung skills ko na syempre, kailangan mong lumaban sa buhay, lumaban sa para sa mga anak mo, 'di ba? Para magtagumpay. So lahat gagawin mo, yung pagiging mahihay mo tanggalin mo. So 'yun yung natutunan ko dito sa IFERN. Yes, wow, personality development. Ikaw, Karla. Siguro upline ano, yung feeling na naramdaman talaga namin na sobrang blessed kami na napasok dito kay IFERN kasi ang daming sunod-sunod na, although may mga dumating sa amin na mga pagsubok, pero sumunod-sunod din naman yung mga blessings na natanggap namin dito kay IFERN. Siguro, isa na lang sa mga naging memorable sa amin na experience, yung unang-unang nag-join kami sa, nakapanood kami ng kick-off. Ayan, so, dun namin nakita yung mga success ng mga IFERN leaders. So, yung kung paano sila nag-start, kung paano sila naging successful dito kay IFERN. And syempre, ang pinaka-the best na siguro is yung nabigyan kami ng chance na mismo makaharap si Sir Tom at na-mentoran niya kami. So, alam namin, kasama po kayo ng Apini. So, nung time na yun, talagang nanginginig kami na nakakatakot. Pero grabe, iba't pala yung feeling talaga na si Sir Tom mismo yung kaharap mo. So, yun yung pinaka-the best po sa amin na experience dito kay IFERN. Oo nga. So, billionaire mentor. Kaya tama po, no? Kaya sa mga members natin tonight, no? Bilisan mo ng gandaan yung result mo para mapunta ka sa circle ni Sir Tom. Kasi sobrang sarap talaga ng feeling na personal na ma-mentor. Yan. So again, thank you, our power couple, no? So back naman ako kay Upline Rodel. Ayan. So maganda rin yung naging start ni Upline Rodel, no? One of the fastest din. Kailan nga po ulit kayo, Upline Rodel, nag-start? And then baka naman bigyan mo kami ng tip, no? Paano mo ba ginawa yung consecutive 4 top distributor agad-agad? Actually, 3 lang. 3? At 3, mali lang ako ng count. November 12 ako nag-join sa IFERN. So, nag-start yung pagiging top distributor ko December last year, then January, then February. So, una lang naman na ginawa ko, naniwala ako sa upline ko eh. Kasi na-upraise, kina-upserve, kina-apola. Never pa akong tumatanggi sa kanila eh. Puro yes, upline lang ako eh. So yes, upline. Lalo na kina-up Carl, tsaka kina-up Crystal. So, December, nagpa-goal setting ako. Kina-up Carl, kina-up Crystal. Actually, mahirap pa nga. Kasi talagang hanggang December, daladala ko pa yung ayoko pa rin mag-networking. Pero November, kumita na ako ng 43,000. 700. 13 days nabawi ko na yung nakakuha na ako ng 4 ng 13 days lang. Basta sabi ni Up Carl, baka kaya mong mag top distributor. Goal setting ka namin.
Kasi Paula yung kausap ko that time, then si Grace. Nagpunta kami doon sa bahay ni Napar. Doon kami nag-goal setting. So, una doon muna kami sa clubhouse yung first. Then yung nakikita nilang medyo taglid na ako sa FD, inausap nila uli ako, no? Seryoso ka ba doon sa business ng IFERN? Kung seryoso ka, hit mo yung top D. Goal setting uli kami. Ganun lang. No? Sabihin, yun sa nakikinig ngayon, yes, upline lang muna tayo. Kasi unang-una, sina Paula, sina Carl, sina Crystal, 10 years na po sila sa networking. No? So kung tama nga yung lagi nila sinasabi, kung sa doktor naniniwala tayo, 10 years nag-aral yan, no? Kung sa mga sakit ang tatanong mo, no? Kung sa mga negosyo, so makikinig sila sa akin kasi matagal na akong negosyante, no? Matagal na akong nag-handle ng business. So kung sa networking, syempre saludo kay na Carl, no? Kay na Paula, kay na Crystal. Then sina Sharma, sina Chris. So kasi naranasan nila yung mag-networking. So yes, upline lang ako sa kanila. So kaya 3 consecutive months nakuha ko yung top D dahil din sa tulong nila. Then sa mga downlines ko. Yun lang po. Yeah, so yan, yes, upline. Tapos maayos, no? May sistema, nagpapa-goal set kay upline. Yes. Bago pa lang, pero siniseryoso niya na. Eh, napakinggan niyo yung Spartans Magic 4. Yan pala yung mga dapat lang gawin, no? Para mag-top D in 3 months, no? Spartans Magic 4. O sa mga hindi po paalam dyan, ha? Magpaturo kay upline. Ano yung Spartans Magic 4? Top D for 3 months, almost $500,000 na. Grabe. Yes. So congratulations, upline Rodel, no? Next, parang follow-up question, upline Rodel. So sabi mo nga, no, you're already may experience na sa traditional business. Now that you're here in IFERN, ano po yung sa tingin nyo pagkakaiba yan, ng traditional businesses nyo and now that you are parang you're giving a name in network marketing? So ano po yung difference? Difference nun kasi pag traditional business, kayo lang yung kikilos. Kung may tao mo lang, ikaw, pwede ka kung kung ikaw ay tao sa milk tea, so mag-simpla ka ng milk tea ron. Di ba? Kailangan pag-aralan mo talaga yung business mo. Pero kung sa itong sa IFERN, so yung labas sa business mo, yung mga business partner mo, yun yung makakatulong mo sa para lumago yung business mo. Then para tutulungan mo din sila, para lumago din yung business nila. So, lalabas ka na doon sa family, ano mo eh, sa family business mo o sa traditional. Kasi pag traditional, ikaw lang yun eh. Sariling sila. Mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang. So kapag sa networking, namulat na rin ako sa networking, talagang tulong-tulong yung mga business partners. Yes. Diba maganda, Applied Rodel? Nagiging family na tayo. Nagiging family. Yes. So sabi nga ni Applied Rodel, nag-iisa lang siya sa pagka-traditional business. Dito, marami kang katulong. As in, katulong. Upline, downline, offline. Dami, dami. So, magaan. Gagaan ang trabaho mo habang tumatagal, payaman ka ng payaman. Yes, okay. Upline. So, yes, thank you, Upline Rodel. Back ulit ako. No? So, gusto kong i-maximize yung moment na to na syempre, power couple to. Ito, couple. No? So, kahit di ako couple. Pero baka may nakikinig din na katulad nyo, no, na mga couples, no, napakagandang tingnan na nagtutulungan yung mag-asawa. Okay, ang questions ko ay, ano ba yung small and big winning success ninyo, no, apply na Karla and apply Jerrymie as a couple? Yeah. Siguro, apply small winnings namin dito kay IFERN. Kasi, parang na-compare ko siya before. Kumbaga, ngayon, anong nag-umpisa kasi ako, kumikita ako sa retail, ganyan. So, dyan ako nag-umpisa kay IFERN dahil mahilig nga ako magbenta-benta.
So, dumating yung time na talagang na-compare ko na mas malaki na pala yung kinikita ko. Sa pagbebenta pa lang yun ng mga iFERN products kesa sa sinisweldo ko. So, parang sabi ko, bakit hindi ko na lang siya i-full time? So, para sa akin, yun yung isa sa mga big small winnings ko nung nag-start ako kay iFERN. So, ang big winnings naman namin, simula nung nag-full time kami. So, yun nga, ang realization, mas nahigitan pa ng kinikita namin dito sa iFERN kung ano man yung business na meron kami, kung anong sinusweldo namin as employee, di ba? So, yun nga, tuloy-tuloy yung income namin, di ba? Saka, more time para sa family, more time sa mga anak namin. Kung dati small family lang kami, ngayon magiging big family na kami, di ba? So sa sobrang pasalamat din sa iFERN products kasi aside from 6 years bago nasundan yung anak namin, di ba? 6 years yung pagitan. So ngayon meron pa kaming pang third baby, di ba? She's 5 months pregnant pa. Yes. Yun. So, grabe. No? So, family time and also, pero yung curious ako, no, when Ate Shelo, no, nung pina-join kayo na Ate Shelo, did it started na ano kayo, may isang negative or meron bang naging challenge dun sa nag-start kayo and during na nag-work na yung kay iFERN as a couple? Ako mo siguro. Ayun, siguro kung iba yung mag-i-invite sa amin, sobrang negative ako. Pero since ano, malapit naman sa puso namin si Aplanchelo, kaya kung ano yung decision ni Karla, yun na rin yung naging decision ko. Kasi nga sabi, happy wife, happy life. So ayun. Yes. So walang naging challenge. Opo. Actually, naman eh, nung, di ba nga sabi namin na-apply nung nag-start kami, ayaw pa rin talaga namin. So, we're after the products. So, doon yung pinilit kami ni Ate Shelo na gawin yung business hanggang sa dinala niya kami sa kick-off. So, yun yung nag-open ng kumbaga ng isip namin, oo, dito sa iFERN para gawin si iFERN. So, very powerful talaga yung mga events. Ayan. So, dun talaga kami, kumbaga nabaliw kay iFERN. So, pagdating naman sa amin dalawa, sa decision making naman po apply, si Jerrymie kasi, siya yung tipong mabait na asawa. Kumbaga, happy wife. Kasi kung ano yung decision ko, kumbaga nag-uusap naman kami kung ano yung pag sinabi kong okay naman sa akin sa kanya, sinusuportahan na lang niya ako. Sana all. May joke lang. So I'm trying to extract kasi what is the couple experience, kasi baka po may mga members tayo dito na struggling, no? Again, napaka-blessed ni Karla, very supportive din. and I think each both of you naman are very supportive on each other. So nag top distributor si Jerrymie, ano ba yung can you share, no, nung nag top D, ano yung bagong parang ano yung bagong ginawa or ano yung ano yung experience o paano nag-top D? O baka kasi meron tayo dito team builder na gusto na rin mag-top D. Ano bang masishare nyo? Actually, continue lang kapag ka pinanghihinaan ka, back to basic, prospect list. Minsan, maubos talaga yung prospect list mo eh. Talagang, memory jogger, ganyan. Isipin mo talaga kung sino yung mga naging kaibigan mo sa lugar na to. Yung mga napunta mong lugar, sino ba yung mga naging kakilala mo doon? Tapos basta hindi lang titigil. Yung mga minsan darating yung time na mapapagod ka, pero wag kang susuko. Isipin mo yung mga mahal mo sa buhay. So kahit na gaano katagal na bago mo makuha yung pinaka-agila mo na na yung lalakas sa isang linya mo, di ba? Hindi lang isa kundi mapaparami mo yan, basta wag ka lang titigil. Diba, sabi nga, kung merong 54 na cards sa isang baraha, diba,
bakit 54? Yung dalawa doon, joker. Diba? Pagka bumunot ka isa-isa doon sa baraha, mabubunot mo yung joker, yun yung mga tumatawa sa'yo, tatawa sa business mo, diba? Yung mga ginagawa mo, tatawanan ka eh. Either classmate mo or mga kamag-anak mo. So, bunot ka lang na bunot ng cards hanggang sa maubos yun. So, may lalabas doon na apat na leaders mo. Kaya huwag kang panghihinaan, di ba? Ubusin mo yung 54 cards na yun. Yes, upline. Okay. Dagdag ko na rin upline kasi, di ba, hindi ka na nga iba sa amin. Ayan, so, may alam mo naman na meron talaga yung mga times na parang upline, ayoko na, parang gano'n, di ba? Parang sobrang nahihirapan kami kasi, syempre, dito po sa business natin, meron po talagang bumibitaw. Meron yung mga nawawala, ganyan. Pero kami talaga, ang ginagawa kasi namin pareho ni Jerrymie, pag sobrang nada-down kami or meron kaming mga siyempre meron tayong mga sariling mga problema na hindi natin pwedeng makita dito sa IFERN, ipakita. So nandoon yung pag nade-demotivate ka, may pinagdadaanan ka, kumausap ka ng tao. Isa po dyan, si Apwini. Isa po dyan, si Apwini. May message ko, Apwini, hello, ganyan-ganyan. So, andun yung, dito sa IFERN, hindi lang tayo dito sa negosyo nakafocus eh. Andun yung susuportahan ka nila, bibigyan ka nila ng mga advices, ganyan. So, syempre, meron din yung mga bagay na nahihiya akong i-share kay Ate Shelo, 'di ba? So meron yung nandoon yung time na nahihinga ko siya sa ibang tao. So andun yung thankful ako dahil hindi niyo na kami tinuring na iba. And pinaka-importante diyan yung nabanggit talaga ni Sir Tom nung very recently lang nung kick-off. Na sabi niya is this 2022, new line is the key. So, tama po. Yun po yung ginawa namin. New line is the key po talaga. So, wag mapapagod na mag-invite at maghanap ng bagong linya. So, actually, nung nag-uusap si Jerrymie, parang ako maiiyak. Kasi parang nakita ko nga yung... Siyempre, may downs, may ups, no? Nakita ko talaga yung down moments niya. And then, nung nag-top distributor na sila, team is growing na, parang masarap pala sa feeling na, again, huwag kayong susuko, darating talaga yung tamang tao for you. So, congratulations sa inyong dalawa, no? And again, I would like to acknowledge ang isa din sa hinahangaan natin ng lakas ng loob, pinaghuhugutan natin ng lakas ng loob. Ang ating Queen of Jelay Mateo. Again, Upline Jelay, thank you for gracing us in our event right now. And ikaw talaga ang epitome ng lakas ng loob, no? Tatak Spartans kasi. So again, thank you Upline Jelay, no, for being with us and naging example and inspiration ka namin. So again, congratulations power couple din, no? Next power couple. Yes, when you're at the rock bottom, no way but up. So, yan. Congratulations. Thank you, Upjelay. Ayan. So, naiyak ako kasi talaga. Sa totoo lang po, nakita ko talaga yung kanilang downs. And ngayon, may ups, downs, pagano'n. Pero maganda dyan, pamilya tayo dito. Walang bibit. Umiyak ako noon. Umiyak kaya ako kay Upjelay noon. Ano ba yan? Siyakan, no? Oo, kasi ano, idol na idol ko sila ni Aprin. Kasi nga, di ba, mag-ate, andyan yung, ano ba yun? Yun, di ba, no, yung, kung paano kasi noon si, ano, si, si Aprin kay Abjela. Ganun ako sa ate ko, eh. Ate, pautang, pahiram ng, ano, paswipe, parang ganun. So, parang, idol na idol ko talaga si Abjela, tsaka si Aprin. Kasi, yun nga. Sana all may ate. Iyakan mo. Ayan. Go. Kaya mo yan, Karla. Baka mapaanak ako. Ay, sige. Okay na tayo. Okay. Ayan. So, siguro, just to, para hindi na rin magkaiyakan, no? So,
Gusto ko lang iparamdam sa lahat ng nakikinig ngayon na here in Spartans, pamilya po talaga tayo. So, yes, may ups and downs, pero di ka mag-iisa, promise. In fact, kagabi magkakasama po kami ng ate, nila, si Ate Shelo, no? Sumakit siya namin katatawa. Magkakaramps na yung siya namin katatawa. So, again, it's a family here in IFERN. So again, ibebedress ka daw. Wait lang. Punta lang ako offline Rodel. Punta lang ako. Thank you. Upline Jerrymie and upline Karla. So, nai-inspire ng Team Gondor sa inyo. So, siguro po, siyempre, masyado ang humahaba yung gabi. So, siguro ang gusto ko na lang hingan ng si Abdelay, oras na lang binibigyan niya. Sige. Sarap ng magkapatid, nag-a-IFERN. So again, kung may magkapatid po dito or yung mga kapatid natin na hindi pa nag-a-IFERN, no, talagang hilahin na natin dito kasi sobrang sarap pag magkakapatid, magkakasama. Okay, family tayo dito. Okay, pautang naman, itong si Upcarl naman. Ayan, so sobrang magkapatid na yon, ibang pagkakapatira na yon. So again, going back na tayo kay Upline Rodel. So, Upline Rodel, syempre, in your 3 to 4 months, no, ano ba yung masishare na greatest learning here in IFERN? Yan. Ang learnings ko lang, siguro yung paying forward, then teamwork, then syempre, yung pinakauna ko natutunan sa IFERN o networking, guest upline. So, yun yung isa sa natutunan ko. Then yung mga hinahayaan ko lang silang i-lead ako ng upline ko. Kasi nga, bago ako. So, wala akong experience sa networking. Then, ang nakakatuwa is nagagawa nilang ma-achieve ko yung goal na siniset nila sa akin. Dahil sa kanila. So, yun lang po. Blessed ako at napunta ako sa grupo ni na Upcarl, ni na Upcrystal, ni Paula, then yung nag-invite sa akin si Upgrace, classmate ko din si na Upserm. Yun po yung isa ko sa para kaming family. Yes, isang family talaga, naramdam ko rin po yung family here. So thank you Upline Rodel. So back ako kaya Upline Jerrymie and Upline Karla. So again, nasabi naman na ni Upline Jerrymie kanina yung magsusuko and all. Pero again, gusto ko pa rin tanungin, what's your greatest learning? Maybe as a couple na din, no? Para baka may nakikinig na couple. Ano ba yung greatest learning nyo? Actually, dito sa IFERN, yung mga trainings natin, kung umatid kayo, yung trainings, hindi mo lang siya ma-adapt sa business, pati sa araw-araw na pamumuhay. Katulad nga nung si Sir Tom, 'di ba, nag-advise sa mga couples na do it together yung business. So, ang advantage kasi noon, pag parehas kayo nagtatrabaho ng couple mo, 'di ba? Yung nakakapamasyal kayo, 'di ba, habang ginagawa niya yung business, nakakapag-bonding kayo, nakakapag-coffee kayo habang ginagawa yung business, nakakapamasyal kayo. So, ganun yung mga learnings na nakukuha namin. Tapos, yung about sa training naman, sa pag-build ng network, yung mga downlines, yung mga ka-business partners natin. So, dito ko natutunan yung pag-manage or yung pag-build talaga ng grupo. So, hindi mo makukuha yun sa para sa akin, nung employee ako, hindi ko nakuha yun sa trabaho ko na yung mga trainings na binigay sa akin dito sa IFERN. Katulad nga lang sabi ko, ang tagal ko nag-work, kulang ako sa self-confidence, hindi ako makapagsalita ng harap sa mga tao, di ba? Even sa stage, sa Zoom nga nung una, nanginginig ako eh. So, dito ko naranasan yung ganda ng training, di ba? So, laking tulong talaga ng mga uplines, yung mga training na ginagawa sa atin, hindi lang sa business, kundi ma-adapt mo sa araw-araw na pamumuhay. Si Upline Karla naman. Thank you, Upline Jerrymie. Ikaw. Actually, upline dito naman sa kay IFERN, hindi po natatapos
yung natututo tayo. So every day natututo tayo sa mga IFERN leaders. Ayan, so sabi nga nila, 'di ba, bawat speaker iba-ibang nagsasalita, matututo ka, makakapulot ka talaga ng learning sa pwede mong i-apply. Siguro as a couple po, andyan yung mas mahaba yung patience nyo sa isa't isa. Tapos yung natutunan namin kung paano i-appreciate yung isa't isa. Tapos yung hindi to parang ipinarealize si Sir Tom na hindi naman po kailangan magsapawan. So mas maganda na kailangan sabay nyo na lang siyang gagawin. Suportahan nyo na lang yung isa't isa. Tapos na kasi ano eh, kumbaga yung success ng isa, hindi lang naman yung isa yung makikinabang eh. So family kayo, as a couple kayo, so yung success ng isa, success yung dalawa, so success ng buong family. Yun. Yes, you are stronger when you're together. Yes. Thank you po sa inyo. So again, sa mga nakikinig natin, no, I think I have lahat na ng questions ko na nasabi ko na, pero yung guest po na, I guess, yung ating po mga audience, baka meron kayong questions that you would like to ask sa ating couple, no, former IT and former employee din, no, so both sila employee, so baka meron kayong tanong, and then kaya sa traditional businessman, baka po may tanong kayo, isulat nyo lang po sa ating inbox, no. Habang naghihintay lang, 1 to 2 questions lang ha, or babasahin ko kung may tanong kayo. But maybe my last question is, di ba po level 1 na ngayon? So, syempre, for me, it's already post-pandemic, eh, tapos na. So, si Applying Rodel, ano po bang advice ang mabibigay nyo sa lahat para paano mag-invite ngayong post-pandemic na, tapos na eh. Or paano gagawin yung negosyo natin ngayong mga panahon na to? Mas lamang talaga kapag naka-offline. No? Na-experience ko lalo kahapon na nandun ako sa Morong, PRT Morong. Mas lively, no? Mas ramdam mo yung nagsasalita, mas ramdam mo yung sinasabi nila. Talagang may inspired ka sa mga sinasabi nila. Kung papipiliin ako sa online, offline, mas gusto ko yung offline. So mag-offline, mas para pag dinidiscuss mo ng harapan, tagayan nyo sa akin, no, na kung di pa ako in-offline ni Apola, ni Grace, so standard lang kukunin ko. Standard lang. Pero dahil pinuntahan nila ako sa bahay, pinakita nila kung gaano kaganda yung business, nag-7 accounts ako. So kung mag-invite tayo, kung puntahan na natin, sigurin na natin sa bahay, mas okay. Total, meron naman ata tayong key points, no, sa Torina ba yun? Yung sa Petron. So, oo nga, di ba? Kaya gasolina tayo, di ba? Oo. Pwede natin gamitin yon para unlimited na yung pag-o-offline natin. Okay, tama si Applying Rodel. Iba po talaga ang feeling ng nasa PRT. Grabe talaga. So magmamanifest sa inyo yung energy. So pagharap nyo sa mga guests nyo, alam nyo, energy nyo pa lang. Napapasok pa lang kayo, ramdam na, pay-in na. Kaya tama si Applying Rodel. Bago pa lang siya ha, pero masipag po siyang umaten na mga PRT. So ito na, meron na. Okay, so thank you po, Applying Rodel. Very, very important. So ito na po, may tanong. No, to Applying Karla and Jerrymie. May nabago po ba sa relationship nyo bilang mag-asawa nung nag-IFERN kayo? Ayan, binabasa na po ni Applying Karla. No? O may nag-iba ba kumpara hindi kayo nag-IFERN? Yun. Kaya Applying Rodel naman, sobrang dami pong business nyo. Paano nyo po namamanage ang negosyo, pamilya, at IFERN? Okay, so si Karla muna, NJ, no? So, may nabago ba? Parang nasagot na kanina.
Marami apply kasi nung ano nung hindi pa kami nag-IFERN. Syempre nandiyan yung problemado kami lagi sa pera, di ba? Problemado kami lagi. So ako naman lagi ko inaaway si Jerrymie. Isang tayo kukuha ng pangbayad ng ganito, bayad ganon. So ngayon medyo mas gumaan. And then syempre yung hindi kagaya rin dati na bahay trabaho lang. So yung pagdating ko sa bahay, siyempre sa haba ng binyahe ko, haba ng trinabaho ko, pagod na. So wala nang panahon para sa kanya. So ayun nga, so gaya nga ng nabanggit namin kanina, dahil kay IFERN, nabiyayaan kami ng tatlong, ng dalawa pang dagdag na anak. So ganun yung ginawa ni IFERN, more time din sa para sa kanya. So syempre, lagi kaming noon hindi kami magkasama palagi. Pero since ginagawa namin ng pareho si IFERN, so mas more time talaga na magkasama kami at mas masaya. Yes. Ayan, Joma lang. Nagkaka-income na sila. Ayan. So, may dadagdag ka, Jay? Or, ano? May dadagdag ka? Kaya, si Upline, Jay? Ikaw, may dadagdag ka? Ayun. Nung time na nag-work siya, tapos ako, kasi tinigil ko na yung business ko. So, nag-ship ako sa transport business. Bihira kaming magkasama, wala kaming time. Madalas mga nag-aaway kami kasi kailangan niyang magpahatid, magpasundo sa work, di ba? Minsan pagod na ako, kailangan ko ba siyang sunduin sa work, which is kailangan naman talaga kasi ang hirap talagang mag-commute. So, yung mga ganong klaseng bagay, minsan may inis ka kapag ka sobrang pagod mo na hindi mo naman intention na magalit talaga. So, gawa ng stress ka na, pagod sa trabaho, tapos ang dami mong pang iniisip na mga utang-utang, di ba? So, yun yung malaking kaibahan. Ngayong nasa IFERN kami na tinatrabaho namin together, tapos yung income na binibigay sa amin ni IFERN, talagang sobra-sobrang lagpas, times 3, times 4 ang ibinigay ni IFERN sa amin. So sobrang blessing po kami dito. So ka-apply na nun eh, nababago yung mindset mo dito kay IFERN. Noon kasi ko ripot to. Alam mo yung kumakain sa labas niyan. Talagang tipid. Pero ngayon, natitreat niya na ako, nakakapag-fine dining na kami. tapos, ayun na, sobrang puripot niya noon. Pero dito kay IFERN, mabababago talaga yung mindset mo. Pati sa mga gamit na gusto mong bilhin. Dati okay na kami sa ganitong klase lang na gamit, na bagay. Pero tama si Sir Tomei. Kumbaga, may trinabaho mo, parang rewardan mo rin yung sarili mo. Hindi yung trabaho ka ng trabaho. So, ayun. Lumaki yung psychological wallet namin na yung dati ganito lang yung pangarap namin, maliit lang. So, nakikita namin 2 to 3 years from now, ang laki na kaya namin, mas malaki pa yung matutupad na pangarap namin noon. Grabe, ang daming pagbabago. Parang pagbinigyan ko yan ng 10 hours ng pagbabago. Parang masasabi, di ba? So, saka tingnan mo naman, nakakaganda at nakakapogi ang IFERN. Yes! Tama. So, napakarami applying Joel no, ng pagbabago kila applying Karla and Jet. Okay, thank you, power couple. So, siguro ito na last na question natin kay applying Rodel. So, pagsamahin na po natin no, from applying na Levy, no? Dugtong na yung kay applying Joel, no? So sabi niya, Sir Rodel, na-NDO po ba kayo agad? Kaya ang bilis ng resulta mo. At para kasing ang tagal niyo na po kay IFERN. Or ano pong masasabi niyo or ma-advise sa pag-attend ng trainings natin tulad nito bilang bagong member? Okay, sagutin ko muna yung sa business. Paano ka namamanage yung business? Sa amin kasing mag-asawa, ako yung taga-build ng business. Ako yung taga-start. Ako yung nagmamanage kung paano mabuo yung business, paano establish, kung ano yung mga kailangan, kung ano yung idea.
Kumbaga ako yung nandoon sa part na yon. Then kapag established na siya, so yung mga tao mo naman yung tuturuan mo kung paano kung paano pahalagahan yung business. Then magbi-build uli ako ng isa pang business. No, kapag kumita ako sa ibang business, magbi-build uli ako ng business. Ganun lang din yung gagawin ko. So, ano yung ginawa ko sa unang business, yun lang din yung gagawin ko sa isang business. No, bi-build ko uli, i-establish ko uli. Then pag okay ng tao, iiwanan ko uli sila. Hindi yung iiwanan na hindi ko na sila babalikan. So yun, kaya na nilang gumalaw dun sa business na yon. Then ganun uli. Pag kumita uli ako, magbi-build uli ako ng isa pang business. So ganun uli. Copy-copy lang. Copy-paste lang kung ano yung business na gagawin mo. Pagkakaiba lang ng business, kung ano yung laman ng business mo. Pero yung sistema, yun lang din yung gagawin mo. Kumbaga, walang bago. Kumbaga, kahit ilang business yan, pwede mo siyang i-manage. Kumbaga, magkakaroon ka lang ng idea. Kumbaga, ano yung ginawa mo dun sa isa, pwede mong i-copy dun naman dun sa isa. So, pwede yun. Pwede po yun na pwede siyang pagsabay-sabayin. Basta po, huwag nyo lang babaguhin yung sistema nyo. Laman lang ng business yung nabago, pero yung sistema, yun pa rin po yung sistema. Para po sa IFERN, naiyahan tulad yung IFERN, pero po sistema ng IFERN, papasok na po yung NDO na levy. So, pagka-start po ng pasok ko po sa IFERN, tama po, inindi po agad ako. Halos gabi-gabi po, nagpupuyat po kami ni Apola, ni Upgrace, para maturuan ako, para kung ano yung gagawin ko, kung ano yung, pasalamat talaga ako in UpCarl sa mga uplines ko, sa mga downline ko. Kasi sila po talaga yung nag-angat sa akin, hindi po yung, hindi ko po kaya, no? Hindi ko po kaya ng ako lang kasi nga may iba akong business pa na inaasikaso. So tulong-tulong po sila para marating ko po yung tatlong three consecutive na top distributor. Then 2.5 months po nag-team builder na po ako. Ang alam ko po, yun po yung pinakamahirap na stage, no? Yung level ng sa IFERN. So, ganun din po yung ginawa ko. Nung nag-IFERN ako, kinausap ko si Mrs., ito gagawin natin sa IFERN. Ito yung taga-benta ng products. Ako yung taga-invites ng mga mga prospect. Ng mga nasa prospect list ko. Importante po yung prospect list. No? Huwag niyo pong kakalimutan yung prospect list. Na pag wala po kayo nun, bali wala po lahat ng goal. Kasi yun po yung inventory natin. No? Para pong sa business ko, may mga inventory po ako doon. Pag naubusan ako ng, halimbawa sa milk tea, naubusan ako ng mga products ko sa milk tea, hindi po tatakbo yung negosyo. No, kailangan po, meron po tayong prospect list, meron po tayong sinusundan kung ito ba yung mga tao na to, nakausap na natin, ito ba yung nagbabalikan natin tong tao na to, nag-oo ba to, naghindi, nasinzone ka lang ba nito, ng tao na to. Babalikan mo pa rin kahit na sinzone ka. No, huwag po tayong titigil sa pag prospect ng natin. So isa po 'yun sa sa trainings po. Napaka-importante lalo po yung mga PRT ng mga events. May nalalagpasan ako pero karamihan po simula na nag-IFERN ako, napupuntahan ko po lahat yung karamihan ng events sa IFERN. So makakatulong po 'yun lalo na po pag narinig na natin si Sir Tom, parang maiiba na yung pananaw mo sa IFERN, lalo na sa networking. Yun po. Thank you po. Thank you. Grabe, no? So tama si Upline Devi. Parang tagal-tagal na ni Upline Rodel. Bakit? Masipag kasi siyang umattend ng training at ng PRT. So congratulations sa Upline Rodel, no? Yan ang napakaganda pong tip, no, sa mga bago natin ngayon na sipagan lang talagang umattend ng mga events ni IFERN. So maybe that's all for tonight, no. Again, thank you po sa inyong tatlo, no, team builders and rising leaders of SparTANs from Team Shelby Gondor,
applying Karla and Jerrymie, I'm very sure, very proud sa inyo ang inyong grant applying Cello and Byron. And of course, si applying Rodel, thank you so much, no, one of the fastest, no, from Team Warriors, Paula Ban. Ayan, Team Paula Ban. So, I think share one lessons that I have learned from you. Sarami po nang napakinggan ko. Siguro tumatak sa akin po kay Apply Rodel, yes, apply. No? Kahit na magaling na siya sa negosyo, humble down and yes, apply. So, walang iba kay para makarating sa success na ganun kabilis, kundi mag-yes, apply agad-agad. And of course, kila Apply Karla and Apply Jerrymie, no? Suportahan na isa't isa at huwag susuko. So again, napakarami ko lang nakuha naman sa inyong lahat, pero yun na lang muna ang tinake away ko. No? So maybe last statement po for before we end for tonight, no? Very quick na lang, few words, no? Applying Karla and applying Jet. So last statement na lang before we end. Yes, Applying. Siguro ano na lang po, pinaka-last na lang siguro is sa mga bago pa lang po nating members po dito kay IFERN or yung baka may non-members po dyan, kung hindi pa po kayo naka-multiple accounts, mag-multiple accounts na po kayo. And kung yung hindi pa talaga nila binibigay yung ano nila dito kay IFERN, or pag inalok kayo ng family nyo, may like si Ate Shelo sa amin, ganun. So, maniwala kayo, magtiwala kayo kasi family niyo yan eh, mahal kayo niyan. So very thankful kami kay Upline Byron and Upline Cello kasi hindi nila kami iniwan, inuna nila kami kasi mas gusto talaga nila na bago yung iba, kami munang family. So hindi pwede dito na isa lang ang aangat or isa lang ang yayaman, dapat buong pamilya yayaman kayong lahat. So, yun, meron din kaming strategy na ginawa, di ba? Meron na kaming dalawang anak. So, member din po sila. May take 7 accounts. So, yung baby, pagkasilang niya, once meron na siyang birth certificate, kukuhanan ulit namin siya ng 7 accounts. Kasi ganito yon, tatrabawin mo rin lang, idamay mo na yung mga mahal mo sa buhay. Ibig kong sabihin, yung mga mapapa-member ko, ilalagay ko sa ilalim ng mga anak ko. Ilalagay ko kay Apply Karla. Kumita sila, kumita din ako, di ba? Ganon kaganda ang sistema ni IFERN. So, thank you, Apply Jet. So, hindi talaga mawawala yan kasi kung talagang concerned ka talaga sa ating mga downline, sa ating mga members in IFERN, sasabihin talaga natin kasi naiintindihan natin yung power of multiple accounts and family accounts. So thank you again sa inyong dalawa. I'm so happy. Thank you. Nag-host ako sa inyong dalawa. Ayan. Pinaiyak nyo lang kami ng konti-konti lang naman. Ayan. Si Upline Rodel. So last, sarami ng advices na binigay nyo. Last few words po, no, before we end. Okay. Take ko lang yung opportunity. Magpasalamat kina Up Carl, Up Crystal, kay Apola, kay Up Serm, saka kay Up Race, saka sa mga downlines. Ang mga downlines ko. Salamat sa inyo. Hindi ko mararating to ng gantong kabilis na wala kayo. Lalo na sa mga tinuro ni Up Carl. Thank you, Up Carl, kung nanonood ka ngayon. Thank you. Then, yung sa mga naka-single account, tama po si Up Carla sa si Up Jerrymie. Mag-family package siya po kayo. No, napakalaki po ng tulong ng family. Kumita na ako ng 444,000. Kumita na yung misis ko ng 43,770. Kumita na yung anak ko ng 43,770. At kikita pa yung isang anak ko ng tama. Total, tinarabaho na natin, pinaghirapan na natin. Huwag na natin sa ibang tao pa pumunta yung ano, yung kita, yung income. Ganun din naman, negosyo to. So, samantalahin mo na. Push mo na yung sarili mo sa negosyo ng IFERN. Nandito na tayo, huwag na nating bitawan. Tuloy-tuloy na natin at marami naman tayong katulong. Yung mga uplines natin, tsaka yung mga nasa IFERN Nation. Kahit magkakaiba tayong grupo, pero kapag kailangan ng isa't isa, nandun naman yung tutulong naman sila na pag IFERN member tayo. So yun lang po at ingat po tayong lahat.
Yan. Sobrang sarap makinig po, no, sa mga talagang nakalagay na sa sistema at puso pag ang IFERN system. Sarap nilang pakinggan. So thank you everyone, and I would like to shout out our new members ng SparTANs, Ma'am Nova and Ma'am Marilyn Lee. Hello. Thank you for watching our MTS. So marami pa pong MTS nakasunod. Every other Monday po ito, no? So lagi po kayong manood ng ating MTS and lahat ng SparTANs and IFERN events. So with my last word, no, I would like to remind everyone na walang saysay or walang value po lahat ng napakinggan natin, no? Sobrang yayaman ng mga napakinggan natin, no? Rich in experience, rich in wisdom. Walang saysay yon kung hindi nyo naman i-apply, no, mga te o mga kuya, no, mga applies, no. Kailangan po, ano po yung naramdaman na pakinggan nyo ngayon, i-apply po natin, no, so para may maging result tayo. So with that, no, let's have a picture taking. So thank you for attending our MTS for tonight. Okay, so tayo ba muna, upline Jerrymie, sila rin ang AV tech natin. Okay. So IFERN, kami po muna na speakers, tama ba? Ayan, wait lang. Ayan, so tayo muna tatlo po. Ayan, so 1, 2, 3. Ayan, so lahat na po. So, yeah. 146 ang nag-sustain. Congratulations po sa ating lahat. One. First page. Ayan. Second page. Third page. Fourth, last. Ayan. So, okay na po, upline. Thank you, upline Winee. Thank you po. Thank you sa lahat ng umattend. No? Kita-kits po tayo sa SparTANs All-In ulit on Thursday. All-In RBA Thursday and Saturday. Every 8 p.m. na po yun. So, thank you everyone. Good thank night everyone. Po. Thank you so much, Winee. Thank you po, Abjelay. Thank you, Abjelay. Abjelay. Thank you.